Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2015 Japanese post-apocalyptic action film na pinamagatang Attack on Titan. Spoilers ahead. Watch out and take care. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, ang mga higanteng humanoids na tinatawag na Titans ay biglang lumitaw sa mundo. Walang awa nilang kinakain ang mga tao. Mabilis na nangangaunti ang populasyon ng mga tao at hindi sila makahanap ng paraan paano labanan ang mga Titans. Kalaunan, ang mga natirang lahi ng sangkatauhan ay nagpasyang gumawa ng napakalaking pader na mas matangkad sa mga Titans bilang kanilang depensa. 2 pabilog na pader ang ginawa ng mga tao para siguruhin ang doble nilang proteksyon. Sa labas ng nakapalibot na pader ay tinawag nilang Outer District, at sa loob naman ay Inner District. Sa loob ng mga pader na ito nabubuhay ang mga tao ng payapa. Gayunpaman, ang mga pader ay hindi ganoon kagarantisado, kaya hindi pa rin maalis ang takot at pag-aalala ng mga tao. Kasunod nito ay pinakilala tayo sa ating bida na nagngangalang Eren Yeager. Pangarap niyang lumabas sa nakapalibot na mga pader para e-explore ang mundo. Madalas niyang niyayabang sa mga kaibigan na ang labas daw ng mga pader na ito ay talagang kahanga-hangang tanawin tulad ng mga karagatan. Ang mga kaibigan niya ay si Armin at Mikasa. Isang araw, nagpa siya ang 3 magtungo sa border para umakyat sa pader. Pagdating nila sa border, natulala sila dahil sa sobrang taas ng pader. May pag-aalinlangan si Armin at Mikasa na marahil nasa labas pa rin ang mga Titans. Pero sinabi sa kanila ni Eren na halos 100 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang mga Titans kaya naniniwala siyang umalis na ang mga ito. Biglang naabala ang pag-uusap nila nang mahuli sila ng mga patrol at inaresto. Si Eren naman ay walang takot na hinarap ang mga patrol at nilabanan kahit alam niyang magdudulot ito ng parusa sa kanya. Mabuti na lang dumating si Captain Soda para kausapin siya at sinabi sa mga sundalo na siya na ang bahala kay Eren. Naiintindihan ni Captain Soda ang pangarap ni Eren maging malaya, pero pinuna niya ang pagiging isip bata daw nito. Pagkatapos ay pinaliwanag niya na may mga ipinapadalang sundalo para mag-explore sa labas ng pader. Sa ganung paraan daw ay hindi na kailangang ilagay ni Eren ang buhay niya sa panganib. Ilang sandali lang, isang malakas na pagsabog ang gumulat sa kanila na may kasamang pagyanig. Tumakbo ang grupo nang makita nilang naglalaglagan ang mga bato mula sa pader. Pagkatapos, isang dambuhalang Titan ang nagpakita sa kanila. Umungol siya ng napakalakas sabay tadyak sa pader. Takot na takot ang mga sundalo at di alam ang gagawin. Sa huli ay nasira na nga ng Titan ang pader at biglang naglaho na parang usok. Pagkatapos ay natahimik ng ilang minuto. Bigla na lang, tumambad sa kanila ang napakadaming Titans na pumasok sa syudad. Pinasabugan ito ng mga sundalo gamit ang kanyon pero parang baliwala lang ito sa mga Titans. Para bang may mga kapangyarihan ang mga Titans mag-regenerate dahil sa mabilis gumagaling ang kanilang sugat. Tulad ng inaasahan, sinimulan ng kainin ng mga Titans ang mga sundalo. Isa sa mga sundalo ay gumawa ng di sukat akalaing bagay sa kanyang sarili. Sinabi niyang mas mabuting mamatay sa paraang ito kesa makain siya ng mga halimaw. Ang bawat mamamayan ay nagkagulo na nga, nagsisitakbuhan kung saan-saan habang ang mga Titans ay sinira ang kanilang mga bahay at kinakain ang sino man ang mahuli nila. Naligaw si Armin habang si Eren at Mikasa ay nagtungo sa simbahan para dito magtago. Napansin ni Mikasa ang kawawang sanggol sa lapag kaya niligtas niya ito. Pero kapalit naman ito ay nagkahiwalay sila ni Eren. Napasama si Eren sa mga nagtutulak ang mga tao patungo sa loob ng simbahan hanggang sa maisara ang pinto. Malungkot na pinagmamasdan ni Eren si Mikasa nang lapitan ito ng babaeng Titans. Tanggap na ni Mikasa na ito na ang kamatayan niya. Bigla na lang isang malakas muli na pagsabog ang naganap kung saan nagkagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. Pagsilip muli ni Eren sa bintana, hindi niya na nakita si Mikasa kaya lumabas siya para hanapin siya. Pagtingin niya sa likuran ng simbahan, nandoon na pala ang mga Titans at kinukuha ang mga tao sa loob ng simbahan. Nagpatuloy na lang si Eren sa paglalakad para maghanap ng matataguan. Naputol ang eksena sa 2 taong lumipas. Lahat ng mga survivors na inatake sa Outer District ay nagtungo sa Inner District. Hangad ng mga sundalo mabawi muli ang Outer District dahil sa pagdami ng mga tao sa Inner District, nagresulta ito ng sobrang kakulangan sa pagkain kung saan nagkakagulo na ang mga tao para lang makakain. Kapag nagpatuloy daw ito ay mamamatay sila sa gutom. Ang tanging pag-asa lang nila ay mabawi ang Outer District na sinakop ng mga Titans.
nagbigay ng mapusok na talumpati ang commander na si Kubol sa mga sundalo. Pagkatapos ay tinawag niya ang babaeng nagngangalanghan. Siya ang eksperto pagdating sa mga armas. Pinakita niya ang bagong armas na omnidirectional mobility gear na makakasugpo daw sa mga Titans. Pagkatapos ay pinakita si Eren at Armin. Lumalabas na nakaligtas pala silang dalawa sa nangyaring paglusob ng mga Titans 2 taon na ang nakalipas, at ngayon ay buong puso silang sumali sa mga sundalo. Nais ni Eren maghigante sa mga Titans dahil sa pagpatay nito sa babaeng minamahal niya na si Mikasa. Nandoon din si Captain Soda na nakaligtas din sa pag-atake, pero nawala na ang pag-asa niyang mabuhay. Kaya naging lasinggero na lang siya at nagsisilbing distributor ng mga pagkain. Plano ng mga sundalo sumugod sa gabi habang tulog ang mga Titans. Plano din nilang isara ang pader na pinasukan ng mga Titans, nang sa ganon ay wala ng iba pang mga Titans ang papasok pa at papatayin nila ang mga natira sa loob. Sinabi ni Han sa bawat isa na maglakad ng dahan-dahan at huwag gagawa ng anumang ingay. Dahil ang mga Titans daw ay sensitive sa ingay, bumukas na ang tarangkahan at lumabas na ang mga sundalo sakay ng kanilang sasakyan. Habang nagpapatuloy sila, biglang pinahinto ng kapitan ang mga sasakyan nang makarinig sila ng ingay. Nagmasid ang mga sundalo sa paligid at mga baka lang pala ang narinig nila. Isa sa mga sundalo na si Hina ay nakarinig ng iyak ng isang sanggol kaya pinuntahan niya ito. Sinundan naman siya ni Eren at ang dalawa ay napadpad sa sirang gusali. Habang papalapit sila sa iyak ng sanggol, isang likido ang pumatak sa ulo ni Hina. Pagtingala nila sa itaas, tumambad sa kanila ang isang sanggol na Titan na kasalukuyang kumakain ng tao. Nahulog ang sanggol sa kanila at nagsimula muli itong umiyak kaya tumakbo ang dalawa palabas. Nagpanik ang mga sundalo pero inutos ng kapitan na manatili lang silang kalmado. Bigla na lang, isang kamay ng Titan ang kumuha sa kapitan sabay kinain. Sa pagkakataong ito ay nagising na rin ang iba pang mga Titans at ngayon, lahat ng mga sundalo ay nasa panganib na sitwasyon. Nagpatuloy sa pagtakbo si Eren at Hina, habang hinahabol sila ng mga Titans. Agad inutos ni Commander Kubol na paandarin na ang sasakyan at bumalik sa Inner District. Sinabi ni Han sa ibang mga sundalong naiwan na magtungo sila sa malapit na abandonadong gusali. Pero habang papalapit sila, pinalibutan sila ng mga Titans. Halos nawala na silang lahat ng pag-asa nang bigla na lang, lumitaw ang Titan Killer at kapitan ng mga scout na si Shikishima. Gumamit siya ng swinging device para patayin ang mga Titans sa pamamagitan ng pag-atake niya sa batok ng mga ito dahil dito ang kahinaan ng mga Titans. Lumalabas na meron din palang kasama si Shikishima na isang mahusay na babae tulad niya. Napansin ni Eren ang babaeng ito at nagulat siya dahil ito pala ay walang iba kundi si Mikasa. Gayunpaman ay hindi siya pinapansin ni Mikasa at tumingin lang ito kay Shikishima sabay umalis. Lumalabas na inatasan ni Commander Kubol si Shikishima para tulungan sila sa gagawing misyon. Inihayag rin na iniligtas ni Shikishima ang buhay ni Mikasa nung kakainin na sana ito ng Titans. Tinuruan niya rin ito paano labanan ang mga Titans at mula noon ay lagi na silang magkasama. Napagtanto ni Mikasa ang totoong realidad ng buhay at ayaw niya nang magkaroon muli ng koneksyon sa kanyang nakaraan. Kalaunan, isa sa mga sundalo ay sinisi si Eren dahil sa pag-akit daw nito sa mga Titans na naglagay sa mga kasamahan nila sa panganib. Nag-away ang dalawa pero pinigil naman sila ni Mikasa. Lumapit si Shikishima kay Eren para kausapin ito ng pre-Badu. Nakiusap si Eren na turuan siya ni Shikishima paano labanan ang mga Titans dahil pagod na daw siya na laging tinatakbuhan ang mga ito. Tumawa naman si Shikishima sa kanya na sinasabing hindi niya magagawang labanan ang mga Titans kung duwag siya. Sinabi ni Shikishima sa kanya na alisin muna nito ang kanyang takot at lumaban para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos, hinanap ni Eren si Mikasa at natagpuan niya itong nagtutugtog ng piano. Sinubukan niyang makipag-usap pero tila ba hindi interesado si Mikasa. Sinabi niya na matapos mamatay ang sanggol sa harap niya, nagpabago ito sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay pinakita niya rin ang kanyang peklat sa tiyan dahil sa pag-atake ng Titan sa kanya, at mabuti na lang ay nailigtas siya ni Shikishima sa mga panahong yun. Dumating si Shikishima at binigyan niya ng mansana si Mikasa at tila ba malapit ang loob nila sa isa't isa. Na heartbroken si Eren kaya lumabas siya para sumigaw sa sobrang selos. Ang nag-iisang babaeng minahal niya na akala niya ay patay na at ipaghihigante niya sana, ay ibang tao na pala. Pagkatapos, lumapit si Hina kay Eren para pakalmayan siya. Pumasok sila sa loob para mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni Hina akitin siya pero bigla naman silang inabala ng higanteng mata na sumisilip sa kanila.
Bigla nitong hinihila si Hine gamit ang bunganga at wala nang nagawa si Eren. Ang iba pang mga Titans ay papalapit na sa gusali kaya naghanda na si Shakishima at Mikasa at iba pang mga sundalo para harapin ang mga Titans. Napatay ni Shakishima at Mikasa halos lahat ng Titans ngunit ang mga baguhang sundalo naman ay sugatan dahil first time nilang makipaglaban sa mga Titans. Mayroong inihahandang explosive ang mga sundalo. Samantala, dalawang magsyota ang nagtutulpakan ay biglang inatake ng Titans at sa kasamaang palad ay nasawi ang lalaki. Sobrang balisa ng babae, isinumpa niyang maghihigante sa Titan na pumatay sa kanyang boyfriend. Pagkatapos, ipinakita ang isang lalaki na nagmamaneho ng explosive vehicle. Kaya kinuha ito ng babae at inagaw sa driver ang explosive vehicle. Plano niyang isakripisyo ang sarili upang makapaghigante man lang sa Titans na pumatay sa kanyang boyfriend. Sinagasa niya ang sasakyan sa paa ng Titans kasabay ng matinding pagsabog. Sa kasamaang palad na bigo ang atake niya dahil sa regeneration power ng Titans. Ang tanging paraan lang ay tirahin ang weak spot nila sa batok. Samantala si Eren ay nasa taas pa rin ng gusali at nilalabanan ang kanyang takot. Nang maalala niya ang mga sinabi ni Shakishima sa kanya kanina, walang pagatubiling ginamit niya ang swinging device para umatake sa mga Titans. Sa una ay medyo nahirapan siya pero nagawa niya ring makapatay ng isa sa mga Titans sa tulong ng payo ni Shakishima sa kanya. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at napunta sa bunganga ng isang Titans. Nakagat ng Titan ang binti niya, mabuti na lang nagawa niya pa ring makaligtas nang tumalon siya sa kabilang gusali. Bigla na lang, si Armin ay kinuha ng Titans. Sinubukan siyang iligtas ng ibang kasamahan habang nilalamon na siya ng Titans. Tiniis ni Eren ang hapdi ng sugat niya para tulungan ang kaibigan. Gumapang siya sabay tumalon sa bunganga ng Titan. Nagawa niya namang mailigtas si Armin subalit kapalit nito ay siya naman ang nakain ng Titans. Napadpad siya sa tiyan ng Titans at dito ay natagpuan niya ang mga walang malay na katawan kabilang na nga si Hina. Samantala, si Mikasa ay nasa rooftop kung saan pinaalam ni Armin sa kanya na patay na si Eren. Hindi na maitago ni Mikasa ang emosyon para kay Eren nang marinig ang balita. Sa sobrang galit, umatake siya sa mga Titans at pinatay halos lahat ng kaya niyang patayin. Gayunpaman naubusan siya ng gasolina dahilan para mapatilapon siya sa lupa. Ang Titan na kumain kay Eren ay lumapit kay Mikasa at nakahanda na itong kainin siya. Pero sa di inaasahan, isang kamay ang lumitaw mula sa bunganga ng Titans. Biglang sumabog ang buong katawan nito at isa na namang Titans ang lumantad. Ang Titan na ito ay pinatay ang mga kauri niyang Titans isa-isa. Sobrang nabigla ang mga sundalo ngunit kalaunan ay napagtanto nilang ang Titan na ito ay walang iba kundi si Eren. Matapos niyang mapatay ang mga Titans, bumaling siya ng tingin sa gusali kung saan naroon ang mga sundalo. Tila ba wala na sa sarili si Eren kaya inatake niya rin ang mga sundalo. Pero tumayo si Mikasa sa harap niya at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi huminto si Eren at dinukot si Mikasa. Habang tinitigan niya ito, dahan-dahang bumalik ang alaala niya at sa wakas ay nakilala niya si Mikasa. Pagkatapos ay napahandusay ang katawang Titan niya sa lapag. Winasiwas ni Eren ang weak spot ng Titans at lumabas mula dito si Eren mismo.